Magsitayo na po ang lahat. Halina Kristiyano at buong ligaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa Belen. Ating dalawin ang batang manunubos, atin ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, dalawit sambahin. Siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin. Dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang angking kapurihan, Panginoong Diyos. Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoong Diyos Kordero ng Diyos Anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanuklok sa kanan ng Ama, sapagkat ikaw lamang ang banal
at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong ang bagong pagsilang ng iyong nagkatawang taong anak ay sinawang magpalaya sa amin mula sa pagkaalipin sa lumang pagkasalawahan namin. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat ipinatawad na ang inyong mga kasalanan alang-alang kay Kristo. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa'y siya na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat tinalo ninyo ang masama. Sinulatan ko kayo, mga anak, sapagkat nakikilala ninyo ang Ama. Sinulatan ko kayo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa'y siya na. Sinulatan ko kayo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo, nananatili sa inyo ang salita ng Diyos at tinalo ninyo siya ang masama. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutokso sa paningin, at ang karangyaan sa buhay, ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon ay purihin ng lahat sa sandaigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Dumulog sa kanyang templo't maghandog ng mga alay. Kung Panginoo'y dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa daigdigan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoo'y siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Magalak ang kalangitan at daigdig
ay magdiwang. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Banal na araw sumikat, halina at sumambang lahat sa nanawag na liwanag. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naroon sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Fanuel na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taong lamang silang nagsama ng kanyang asawa at siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa ng mga magulang ni Jesus ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazareth, Galilea. Ang batang si Jesus ay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Si Ana sa ating Ebanghelyo, ito po yung tagpo ng si Jesus ay dalhin sa templo para sa pag-aalay. Harugtong po ng Ebanghelyo ho kahapon nang si Simeon ho ay naghihintay sa pagdating ng Mesiyas, ng manunubos at yun ang pangako sa kanya ng Espiritu Santo na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang tagapagligtas. Si Ana ay ganun din, naghihintay. At dahil tapat ang Diyos sa kanyang pangako, ang hinihintay ay dumating na. Pero magandang pansinin sa ating Ebanghelyo, paano nila hinihintay ang Panginoon? Hinihintay nila ng may pananalangin. Sa ating pabuhay bilang mga Kristiyano, kasama din po lagi sa ating pananampalataya ang paghihintay. Minsan nga lang, may mga taong mainipin na hindi marunong maghintay. Pero ang Ebanghelyo ay kung babasahin natin, hindi lang po ang Ebanghelyo, kung babasahin po natin ang mga kwento sa Biblia, laging merong pagkakataon na tinuturuan ng Diyos sa kanyang bayan na maghintay. At ang Diyos tapat naman sa pangapangako niya. Oo, maghihintay, pero ang Diyos tinutupad ang kanyang pangako. Sa ating Ebanghelyo, tinupad ng Diyos ang pangako niya para sa Jerusalem na sila'y palalayain mula sa kasalanan.
sa pagdating ni Jesus. Kaya yung inihintay ho ni Simeon at ni Ana ay dumating na. Sa atin din po bilang mga Kristiyano, patuloy din pa rin tayong naghihintay. Siguro ay may mga pinagdadasal tayo. May hinihiling tayo sa mahal na pong Jesus Nazareno na marahil ay hindi pa dumarating. Manatili sa pag-asa tulad po ng ating ebanghelyo, manatili sa pag-asa at patuloy na pagdarasal. Dinidinig ng Diyos ang ating panalangin at sasagutin niya ang ating panalangin sa panahon na aayon para sa atin. God answers our prayers at the proper time. In His own time, not in your time. Kaya, bilang mga Kristiyano, patuloy pa rin tayong may pag-asa sa paghihintay. May pag-asa sa pananalangin. At ito din po ang pinagninilaya natin bilang mga Kristiyano. Oo, kasama sa ating paglalakbay, kasama sa ating pananampalatay ang paghihintay. Pero ang misteryo at ang kagandahan ng Pasko ay nagpapaalala sa atin, the long wait is always over. Dahil si Jesus ang dumating, ang Diyos na nagkatawan tao, ating manunubos para iligtas tayo sa kasalanan. Kaya ho, sa ating unang pagbasa, binabaling ulit tayo ni San Juan na sana ang maging sentro natin ay ang pananampalataya natin kay Jesus. Hindi ang kasikatan, hindi ang karangyaan, hindi ang pagiging star o bida. Dahil ang sentro sana ng buhay natin ay si Jesus. Si Jesus ang nakikita sa buhay natin. At ito din ang inaasam natin lahat bilang Kristiyano, na si Jesus ay laging makita sa ating buhay, sa ating mga pagdiriwang. Si Jesus po sana ang nakikita at napapansin. Hindi tayo lang, hindi ang sarili nating mga mukha at pangalan, kundi ang mukha at pangalan ni Jesus ang mangibabaw. Kaya magandang imbitasyon sa atin ito lahat. Magandang paalala sa atin na si Jesus, ang Diyos na nagkatawan tao, dumating sa sanlibutan at tayong lahat ay nagdiriwang. At sana sa lahat ng bagay, maipakita natin si Jesus. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, inialay ng propeta, ng propetang si Ana ang kanyang buong buhay sa paglilingkod sa Panginoon at hindi napagod sa pagsamba sa Diyos sa araw at gabi. Ialay natin sa Ama ang ating mga sariling panalangin. Ang ating itugon, Diyos ng aming pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway makapag-alay ng karapat-dapat na pagsamba sa Diyos at maging tapat sa pagdulog sa Diyos ng mga pangangailangan ng mga tao sa pamamagitan ng panalangin. Manalangin tayo. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway makapaglingkod ng lubos sa kanilang mga nasasakupan, bunga ng pag-ibig sa Diyos, manalangin tayo. Diyos ng aming mga pag-asa,
Dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tinawag sa paglilingkod sa simbahan, naway maglingkod sa Diyos ng buong pagtalima at walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at pinag-uusig, naway ialaw sa Diyos ang mga pagsubok at paghihirap na kanilang dinaranas bilang angkop na pagsamba. Manalangin tayo. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaon naway, maihanay sa mga banal at mga anghel sa kanilang pagsamba sa langit. Manalangin tayo. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na aming Ama, nilikha mo kami para sa iyo. Tulungan mo kaming parangalan ka sa pamamagitan ng aming warang pamumuhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Belen. May dala na maialay kay Jesus sa sapsaban. Tayo na, sa Belen tayo'n nasa Belen. At doon kay sarap magawitan sa tabi ng sapsaban. Tayo na, sa Belen tayo'n nasa Belen. At doon kay sarap magawitan sa tabi ng sapsaban. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga inihahaing mga alay upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya namin ngayong mapagsalu-saluhan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Dating lingid sa aming naging hayag na kapiling, dating kapiling mong ngayoy naging kapwa namin, sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhay na walay sa iyo noon, at kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon, upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Amen.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsalud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Minsan ako'y nanaginip Paskong gabi noon. Ako raw ay isang anghel na tumitingin sa lupa. Glory!
ex excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Ako raw ay nakakita ng talang marikit na nagsasabog ng ningning sa isang tampa sa bukid. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Doon ay may isang duyan, tagpi-tagpi paraw, nakahiga isang sanggol na lubhang kaakit-akit. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. At sa pook ay dumalaw iyong tatlong sultan, tagapanay hulot maktan may dala na aginaldo. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Ginto pagkat siya'y hari at mirat ka manyang, pagkat siya'y taytao Diyos Yesus na mananakop. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo.
announcement. Inihandog po ng Simbahan ng Quiapo ng ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Available na rin po ang opisyal na imahe ng Poong Jesus Nazareno. Ang medium size ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos at ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, ikawalo ng umaga hanggang ikalima ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, ikalima ng umaga hanggang ikawalo ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang ipinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay makapakinabang nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami pagindapating maging hain sa iyo kailanman sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsiawit nang magagandang himbig dahil sa ang Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo'y isilang, may tatong haring nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipagandog ng tanging alay. Bagong taon na ay magbagong buhay nang lumigaya ang ating bayan, tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganan. Tayo'y mga siawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit nang sanggol na dulot ay langit. Tayo'y magmahalan ating sundin ang gintong aral at magbuwat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigay.
dayang.